So yun, no? While waiting ho tayo sa ating ano appointment. So 30 to 35 minutes daw kasi yung waiting time natin. Kaya ito muna tayo lumabas at tumingala kay Marco Polo Hotel. Ayun, no? So shout out sa mga taga Davao diyan, 'di ba? Marco Polo Hotel is yung ano natin talaga pinaka-iconic na structure dito sa Davao City since late 1990s, no? To early 2000. Ito talaga yung pinakamataas na gusali dito sa ating syudad sa Davao City. Pero ngayon, dahil nga sa existing na si Tuo-Tuo Piclin, si Abida Tower, tsaka si Misachira, tsaka itong si Vivaldi Residences, hindi na siya ang pinakamataas na gusali sa area, di ba? So, sa mga nagtatanong dyan kung kailan nga ba nagsimula or ano, kailan ito na-built si Marco Polo Hotel, so 1998 pala siya, no? So, ibig sabihin na ilang taon na ba siya? Nasa 22. Tama ba? 22 years old na siya, no? Ay, 26. So, 24 years old na siya. Tapos ngayon, naangalap po tayo ng information dito sa Wikipedia, no? Kung sino nga ba may-ari nito. So, Chinese pala, no? Na nakabase sa Hong Kong. So, dito sa Pilipinas, meron akong tatlong nakitang Marco Polo. Marco Polo Hotel sa Davao City. Meron din sa may Marco Polo sa Cebu City. Yung bundok yun, eh, na area. Parang nasa ibabaw lang na bahagi ng ano, ng ano yun, yung subdivision na ano ba yun, ng may Taoist temple. Okay, so nakalimutan ko na yung pangalan ng subdivision. Tapos, yung pangatlo naman na Marco Polo Hotel na nakita natin ay sa Quezon City. Yun, no? Kapag ka sumasakay ka ng ano, MRT, every time na sumasakay ko ng MRT, gani akong ano, North Avenue Station, papuntang Cubao, talagang madadaanan ko yung Marco Polo Hotel na yun. So far, tatlo pa lang. Eh, ito, tinanong nga natin si Wikipedia, no, kung sino may-ari ng ano, ng Marco Polo. So, ang sabi dito, Chinese Marco Polo Hotels is a Chinese management company based in Hong Kong that operates hotels in Hong Kong, mainland China, and the Philippines. It is a wholly owned subsidiary of Wharf Holding Limited. The company's chairman is chairman and managing director of Wharf Limited. So, merong ano, Facebook page dito sa ano, Davao, parang Davao vlogger lang siya, no? Bali, I mean, Davao Biz vlogger. So, lagi niya sinasabi na itong Marco Polo Hotel ay the first ever 5-star hotel sa Mindanao or the one and only. No, pwede. Pwede yung the one and only or the first ever. Ano bang tama doon? The one and only or first ever? Kasi kung first ever 5-star hotel sa Davao City, I mean, sa Mindanao, is located sa Davao City, ito na nga yung Marco Polo Hotel. So, ibig sabihin, maaaring meron ng ibang ano 5-star hotel sa CDO, Zamboanga, Jinsan, or Davao, or Butuan, no? Tsaka Iligan, kasi yan yung mga highly urbanized city sa Mindanao. So, maaaring may mga 5-star hotel na sila, hindi lang sa Davao, meron, no? Tapos, ang pangalawa is, kung siya pa lang, kung the one and only, kung ang sinabi niya doon, ang kanyang ibig sabihin ay the one and only 5-star hotel sa Mindanao. So, ibig sabihin, wala pa. Wala pang 5-star hotel ito sa Mindanao na kapareha kay ano, kay Marco Polo Hotel. So, sino bang mga magagandang hotel ito sa Davao? So, Acacia Hotel, di ba? Acacia Hotel, Grand Regal Hotel, Go Hotels, tsaka Sogo Hotel. Hindi kasama yung Sogo. Parang 3-star lang yata yung Sogo. So, yan, Go Hotels, Acacia Hotel, Dositane, di ba? Hotel. So, 5-star na rin siguro yon. So, baka ano, first ever yung tinutukoy nung mamang vlogger sa Davao na lagi niya itong pinifeature. The first ever. Tapos maraming nagagalit, no, ng mga taga-ibang rehiyon kapag yun ang kanyang content. Lagi siyang, ano, dami siyang basher. Daming mga nababa sa kanyang, ano, sa kanyang page, comment section. Anyway, so yun, tinanong pa rin natin kung kailan ito mag-reopening, no, kung meron ba siyang ano, balak. So, may nakalagay naman dito. Will Marco Polo Davao reopen? According to the Mindanao Journal report on Sunday. So, reopening is underway though. So, it was also assured that the former employees will be given priority in the hiring process. O nga pala, bakit siya nagsara? Tingnan natin. Bakit siya nagsarado? Okay, why did Marco Polo Davao close? So, the city's first five-star hotel. Okay.
So nasagot niyo yung katanungan ko kanina, no, na ano, kung ito ba ay the one and only or first ever. So siya yung pinaka first ever 5-star hotel sa Mindanao, sa Davao. So ibig sabihin meron na siyang ano kasama ngayon, no. Hindi lang siya ang nag-iisang ano 5-star hotel dito sa Davao. So the city's first 5-star hotel, Marco Polo Davao, opened in 1998 but closed in June 2020 at the height of the pandemic. It plans to resume operations within the year. Okay. So kailan nga ba nagsimula si Marco Polo Hotel? So it was built in 1998 and last renovated in 2012. Marco Polo Hotel or Marco Polo Davao Hotel boasts a timeless elegance that combines modern comforts with a traditional Filipino hospitality. The hotel features 245 well-appointed rooms. It's designed to provide a comfortable and relaxing sanctuary for guests. Nice one. So, first 5-star hotel sa Davao. So ibig sabihin, meron ng second, third, and fourth. Sino man yun, so let me know in the comment box sa mga may alam dyan. Pero I assume na si Dositani. Sino pa? Si Acacia Hotel. Sa may Lanang. Sida Hotel, 5-star ba siya? Pwede rin, no? Tapos kapag ka sa malayuan, akala mo napakaliit lang ni Marco Polo Hotel. Pero ano pala siya? 18th floor. Yan. How many floors is Marco Polo Davao? So, 18th story. Overview, a sleek 18-story hotel situated downtown in the heart of the business and commercial district. Diba? So, kapag ka nasa malayuan, ano siya? Hindi mo siya masyadong makikita ng ganun siya kalaki or kataas. Kasi nga, napaligiran palibasa siya ng mga matataas sa gusali, no? Tsaka malalaki, malalapad. For example, si Ateneo de Davao University. Kahit naman i Davao University. Yeah. Hindi siya ganun kataas, katayog, pero ang laki, no? Ng kanyang gusali. Ang lapad. Kaya, medyo, na-emphasize itong nipis at liit ni Marco Polo Hotel, no? Na structure. Tapos sa height naman, meron siyang napagitnaan siya ng dalawang matataas na hotel. I mean, establishment or buildings dito sa si Emrecto Avenue. Yun na nga yung Vivaldi Residences na 37th floor and or 36th floor. Basta 36 or 37. Tapos ang Avida Tower is parang 37th floor. So mataas pa rin, no? Or by Ayala. Yun lang. So anong masasabi nyo, diba? Tama ba yun? First ever or the one and only? Or meron ng pangalawa, pangatlo? Experience nyo dito sa Marco Polo? Anong kwentong Marco Polo honin nyo? Sa ako naman dito ay nakapag-buffet lang tayo dito lang, no? Sana dinana ulit kasi nga nag-close sila nung pandemic. Tapos panahon na sana na babalikan ko to dito, o di kaya pwedeng makapag-check in, no? Matry natin kasi vlogger na bihin, meron na tayong rason, no? Bakit tayo mag-check in dyan? Mag-experience kasi nga nagba-vlog na tayo, nag-co-content. So ang natry ko lang dito na hotel ay ang sa may Royal Mandaya Hotel. Pero ito hindi pa. Ang ganda niya, no? Marco Polo Hotel. The first ever na high-rise building sa Davao City. Hindi pa pala kasi andyan pala si Press Tower tsaka si Landco. Ang dalawa sila. So thank you for watching. Yan lang, no? Nakita ko lang kasi siya. Tayo nag-aantay dito ng ilang minuto sa ating appointment. So nakita siya gumagawa. May sumatawag dyan. Basta yung may mga nagko-construct ka. So yun, ibig sabihin, malapit na to, no? Na mabubuksan na.